Bago po tayo magpasimula, nais ko munang batiin at kumustahin ang ating mga taga-subaybay sa ating gawain ito. At sa bawat tahanan na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito, mga pamilya, kumusta po kayo sa inyong mga tahanan? At sabihin nga natin mga kapatid sa ating mga sarili, sa ating mga kasamahan, we are greatly blessed. Sapagkat totoo naman mga kapatid na sa panahon ito, kahit nga sa panahon tayo ng mga pagsubok, ay hindi talaga tayo nakakalimutan ng Diyos, at lagi naman ang pagpapala ay naririyan, dumarating talaga sa atin. At nais kong batiin ang mga nanonood natin diyan sa pinagbuhatan satellite. Alam ko maraming nanonood diyan ngayon. Kumusta po kayo? Happy watching po sa mga oras na ito. Salamat sa inyong pagtugon sa panunood sa mga oras na ito. Marami po tayong in-invite dyan. Mayroon tayong mga taga-subaybay sa Jerusalem, sapagkat sa aming JC po ay marami na kaming taga-subaybay dyan, sa bandang Saudi, sa US, at sa parte ng Kabikulan, sa Batangas, sa Olongga po. Kumusta po kayo dyan? At nawa itong gagawin namin, yung mga salita ng Diyos ay maging pagpapala sa inyo, magbigay sa inyo ng kapanatagan at kapayapaan sa inyong mga puso at isipan, maging sa ating buhay. Gayun din naman dyan sa satellite, sa Napico, kumusta po kayo dyan? Happy watching po. Gayun din naman dyan sa parte ng San Pedro, Jesus Christ the Door, a blessing sa San Pedro. Happy watching po, kumusta po kayo dyan? At manatili po tayo nakaantabay dyan mga kapatid, at dyan sa Santa Rosa maging sa Pateros, happy watching po. At nais ko lang pong ipaalala sa inyo na marami po tayong ginagawa, mga pagpapatibay sa ating pananampalataya, mga salita ng Diyos. Mayroon po tayong gawain sa iba't ibang araw, sa mga oras na itinakda, tingnan lang po natin yung mga schedule, at talagang pagtiyagaan natin na panuorin talaga yan, sapagkat lalo na sa panahon ito mga kapatid, na talagang dumaranas tayo ng mga trials sa buhay natin, at tanging talagang pag-asa lang natin na makasurvive tayo dito, ang sumunod talaga tayo sa instruction ng Diyos, makinig tayo sa kanyang mga salita. So sa mga oras na ito mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating paglilingkod sa paghahayag ng salita ng Diyos, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Sa panandaliang yumukod po tayo at tayo humingi ng paggabay sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na tanging sinasamba namin, pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na nasa langit, ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na banal, na tanging pinaglilingkuran, sinamba ni Isaak, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ang Diyos na aming sinasamba sa kasalukuyan. Ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan. Panginoon, sa mga oras na ito, nagpapasalamat po ako, Ama, na dahil Panginoon, sa kabila ng lahat ng mga banta sa aming buhay, dahil sa nangyayaring mga trials, sunod-sunod po ito, Panginoon, at lalo ngayon, yung COVID, Panginoon, na talagang nagdudulot na ng matinding takot, Panginoon, pero Lord God, hindi ito naging hadlang upang maipagpatuloy namin ang paghahayag ng iyong mga salita, sapagkat napapanahon po Panginoon upang ang mga tao Panginoon ay mabigyan talaga Panginoon ng kapanatagan, kapayapaan sa kanilang buhay sa pamagitan ng pakikinig sa iyong mga salita. Lord God, salamat din na ginamit mo ako sa pagkakataong ito Panginoon, hindi na sayang ang aking buhay. Talaga Panginoon na gumawa ka ng paraan, bagamat may lockdown, may quarantine, may mga checkpoint Panginoon na kung saan inaharang talaga ang mga sasakyan. Pero Panginoon, naging magaan, naging madali, nakarating ako rito ng walang anumang problema. Sapagkat ito ay kalooban mo talaga Panginoon, gawain mo ito na kailangan may pagpatuloy ng maihayag ka. At sa mga oras na ito Panginoon, bago kami humarap sa iyong mga salita, Panginoon, pakalinisin mo po kami, siya sa atin mong aming mga puso, anumang karumihan, anumang kasalanan na gawa namin, patawarin mo po kami, hugasan mo kami ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesus, at ihanda mo po kami, samahan kami na yung
Santong Espiritu sa mga oras na ito, Panginoon. At akin pong sinasansala, sinisira ang lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, ang anumang distraction, Panginoon, maging sa aming ginagamit na teknolohiya, Panginoon, ay huwag mong paintulutan na magkaroon po ng problema. Sinasansala namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus upang ito, Panginoon, ay magbigay ng totoong pagpapala sa mga makikinig ang iyong mga salita. Panginoon, salamat. Bigyan mo rin ako ng karunungan, ng pagkaunawa at ang bawat isa na makikinig, Panginoon, panglubusang maunawaan, may pamuhay ang mga salita mo, Panginoon. Bigyan mo ako ng kalakasan at talagang, Panginoon, gamitin mo lamang akong instrumento bilang speaker mo, Panginoon, na ang lahat ng lalabas ng mga salita mo sa aking bibig, bigyan mo ng kapangyarihan, Panginoon, na magrema, Panginoon, talaga sa puso ng bawat makikinig. Panginoon, ikaw ang tanging inaasahan namin na magbibigay ng pagtatagumpay sa panahong ito at sa mga oras na ito ng aming paghahayag. Panginoon, maraming salamat. Minsan pa pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ready na po ba ang bawat isa? At kung tayo po ay mayroong mga Biblia, buksan po natin sa Matthew chapter 8, verse 26. Ano po? Kung ready na kayo, sabayan nyo ako sa aking pagbabasa. Sabi dyan sa Matthew 8, verse 26, "You said to them, 'Why are you afraid, O you of little faith?' Then he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm." Mga kapatid, ito po ay isang tagpo sa bagong tipan sa Matthew chapter 8, 23 to 27. Pero ang kinuha ko lang po dito yung verse 26. Ito yung bibigyan ko ng emphasize sapagkat ito ay nagpapakita rin, pinapakita rito yung pagkatakot kagaya sa panahon natin ngayon, ano? Na nakakaranas tayo ng mga sufferings, yung mga trials na nagbibigay ng matinding pangamba sa bawat isa, ng takot. Ganun din naman yung nangyari ito noon ng panahon na nasalaot sila, ang Panginoong Hesus kasama nila, at dumating yung trial, yung malakas na bagyo, at nagkaroon ng malalaking alon na nagdulot sa mga mananampalataya ng matinding pagkatakot at pangangamba, bagamat kasama nila ang Panginoong Hesus. At makikita natin dito na mayroong talagang mayroon silang hindi nagawa, kaya sila ay mayroong naranasan nila yung matinding takot, yung pangamba, mayroon silang nakaligtaan, ano, doon sa mga itinuro ng Panginoong Jesus. Kaya nangyari ito sa kanila na mayroon naman sana silang dapat gagawin, ano, kung talagang pinanghawakan lang nila yon, hindi na sana pwede pang gisingin ang Panginoong Jesus na namamahinga noong time na yon. Siyempre, ang ating Panginoon Jesus nakaramdam din ng pagod sapagkat nga siya ay nasa katawang tao. So, natural lang na matulog siya. Pero dahil nga doon sa nangyaring yon, naistorbo nila yung pamamahinga ng ating Panginoon Jesus at ginising nila. Kaya ito yung sinabi ng Panginoon Jesus nung siya ay magising matapos na nga sansalain, yung matapos ng sawatain yung malakas na hangin, yung mga alon doon sa laot. Ito ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, na ang sabi niya, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya." So dito, makikita po natin na parang may pagdaramdam sa puso ng ating Panginoong Jesus, ano? Na bagamat sabi niya, kasama nila ang Panginoong Jesus, pero nakaramdam pa rin sila ng takot. Kagaya din naman natin sa panahon ngayon na naging sunod-sunod ang mga trials, ang mga disasters, yung salot na ito na COVID, ay talagang makikita natin doon sa mga sa kapaligiran natin, yung mga tao, even sa mga mananampalataya, ay nagdulot ito ng magandang ay ng matinding takot at pangamba. Kumbaga, dahil sa kakulangan, sa maliit na pananampalataya o sa kawalan ng pananampalataya, ay nakaramdam tayo ng takot. At isang mulat na katotohanan po sa panahong ito na maraming tao talaga ang nakaranas ng pagkatakot dahil nga sa kawalan ng pananampalataya, o bagamat mayroong pananampalataya, pero napakaliit ng pananampalatayang yon. Kaya makikita po natin yan doon sa nangyari sa laot, ano? Nakaramdam sila ng matinding takot. Kaya dumating ang mga bagyo, pagsubok sa, at mga problema sa buhay natin, at ang karamihan sa atin ay kinakain ng labis na takot at pangangamba. Sabi sa Hebrews 11:6, sabi po dyan, "For without faith, it is impossible to please God,
For he have that comment to God must believe that he is, and that he is a rewarder of the that diligently seek him. Sa Tagalog po, hindi maaaring kalugda ng Diyos ang mga walang pananampalataya sa kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos na siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga umanap sa kanya. Kaya nga mga kapatid, makikita natin sa sitwasyon natin na nangyayari ang COVID na ito, dahil sa kawalan talaga ng pananampalataya o sa kukulangan ng pananampalataya, marami ang natatakot, nagpapanik talaga sila. Makikita natin yan sa kasalukuyan. Ano? At ang mga tao, dahil sa nangyayari, lalong nawala ng tiwala sa Diyos. Nawala yung kanilang pananampalataya at nakatingin na lang sila doon sa mga nangyayari, sa mga balita, sa mga pagpapalang darating na ibinibigay ng ating gobyerno. Doon na sila nakafocus. Nawala na talaga yung focus nila na ang Diyos lang ang tanging makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kagalakan sa ating puso sa mga panahong ito. Totoo po yan mga kapatid. At makikita natin kapag nakikita ng mga tao na mayroong lalo pang dumadami yung nagiging biktima ng sakit na ito, ng salot na ito, lalong nagpapanik at talagang inaabangan nila yung mga relief na yan, yung galing sa gobyerno, ay talagang inaabangan nila at nagtatakbuhan dahil sa takot na maubusan. No? May mga pamantayan ng gobyerno, may mga tawag dito, may mga implementasyon na dapat sundin, pero hindi na nangyayari yon dahil sila ay natatakot. So kaya dapat lang talaga na manampalataya tayo, panghawakan natin na ang tanging Diyos lang ang makakasagot sa lahat ng kinakaharap natin sa panahong ito. Sapagkat kung wala tayong pananampalataya, madali tayong igugupo ng patinding pagkatakot. Ano? Napakalaki po ng idinudulot ng takot sa mga tao. Nagdudulot ito ng matinding pangamba. Sapagkat una po, sinisira nito ang pananampalataya ng isang tao. Makikita natin yung mga tao na ibig na tinanggap na natin o tinanggap ng Panginoon Jesus, pero hindi sila lubusang nagtiwala. Hindi, kumbaga, andudoon na lang sila. Permanente na sila doon. Wala nang pagpapalakas. Wala na silang ginagawa. Pag dumating ang mga trials na katulad nito, sinisira nito yung pananampalataya. Nawawala po talaga yan. Pangalawa, sabi nga sa dyan na 10:10, sabi dyan, ang kaaway ay naparito upang pumatay, magnakaw at manira. Yun po ang pakay ng kaaway. Sirain tayo. Tayo ng mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Kapag hindi tayo talaga ng hawakan o hindi tayo nagtiwala, wala tayong pananampalataya sa Diyos, sisirain talaga tayo. Mawawala tayo doon sa piling ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon Jesus ay pumunta rito para ayusin tayo, no? Para mabuo tayo. Ang kaaway naman ng Diablo pumunta rito para sirain naman tayong mga anak ng Diyos, no? Para mawala tayo doon sa direksyon ng ating pananampalataya, para pagdating ng panahon, tayo ay makakasama sa Kanya na parurusan. Yun ang pakay ng Diablo. Kaya mag-ingat tayo dyan, mga kapatid. Ano? Suriin po talaga natin ang mga sarili natin. Tayo ba talaga ay matatag na? Tayo ba talaga ay sumasampalataya pa sa panahong ito? O nadadala tayo ng mga nangyayari sa panahong ito? Pangalawa, sinisira nito ang linaw ng kaisipan ng isang tao. Kaya nga makikita natin yung mga apektado, mga kapatid, imbis na makapag-isip nang tama, makapag-isip ng mabuti. Alam nyo kasi may purpose ang Diyos kung bakit nangyayari ito. Sa ating mga mananampalataya, hindi natin itinuturing na salot. Ano? Kaya yung mga walang pananampalataya o kulang ang pananampalataya, ang nangyayari dito, sinisira ng kaaway yung kaisipan, pinapalitan ng kadiliman. Hindi tayo makapag-isip talaga ng normal. At kung ano na lang yung pumasok sa isip natin na ginagawa ng kaaway, yun ang gagawin natin. Dahil nakakaranas na nga tayo ng takot, natutuliro na tayo, hindi na natin alam kung ano ba yung mga tamang gawin. Ano? Pero ano po ba ang sinasabi o ano ang nakasulat sa banal na aklat o Biblia? Ano ang ibinigay ng Diyos sa ating bilang Kanyang mga anak? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi diyan, "For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control." Yan yung ibinigay sa ating espiritu ng Diyos. Hindi siya nagbigay ng espiritu matatakutin, no?
Binigyan tayo ng espiritu na may kapangyarihan. Binigyan tayo ng espiritu na handang lumaban sa anumang mga mangyayari. Kumbaga matapang yung espiritu nagmumula sa Diyos na kayang humarap sa anumang mga pagsubok na darating. Ano? At kung mayroon mang natatakot sa atin, hindi yan espiritu na nagmumula sa Diyos. Ano? Yan ay espiritu na mula sa Diyos para lahat tayong linlangin. Tayo ay binigyan ng espiritu na magkaroon ng kapangyarihan, magmahal, at mayroong kahit nga dumaranas tayo, makikita pa rin sa atin yung pagmamahal sa bawat isa, naroon yung pagtutulungan, minamahal natin ang bawat isa sa atin dahil ito ang gusto ng Diyos. At nagkakaroon tayo ng control sa sarili. Ang Espiritu ng Diyos ang kumukontrol sa atin sa sarili upang hindi tayo matakot, upang hindi tayo mawala ng pag-asa, upang yung pananampalataya natin ay lalong tumatag o lumakas. Sa mga oras na ito, mga kapatid, hayaan niyo po akong mangaral na aking pinamagatang Strengthening Your Faith in Times of Trials. Napakahalaga po natin, napakahalaga po mapag-usapan natin ito upang sa gayon, ito'y maging pagpapala lahat ng mga ibibigay sa ating minsay ng Diyos, maging gamot ito sa pagkatakot, sa pag-aalala, sa pangamba. Kaya hayaan niyo po sa mga oras na ito na magamit talaga ako ng Diyos at maihayag sa inyo ang lahat ng gustong ipaabot sa inyong minsay ng ating Panginoon. Paano po natin mapagtatagumpayan ang takot o pangamba? No? Unang-una, palaguin at palakasin po natin ang ating pananampalataya. Sapagkat kapag hindi po natin pinalakas o hindi natin pinalalago yung ating pananampalataya at hindi natin ginagawa yung mga bagay kung paano natin ito gagawin, kung paano tayo palalakasin, kung paano palalaguin, hindi talaga mangyayari yan. So ibig sabihin, mayroon tayong mga gagawin step by step kung paano talaga natin mapapalakas o mapapalago ang ating pananampalataya. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 6 hanggang 7, sabi niyan, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Ibig sabihin mga kapatid, makikita naman natin dati yung ating mga pamumuhay, ano? Ako kagaya ko dati namuhay talaga, puro bisyo, no? Pero dahil sa pakikipag-isa, dahil sa pagtanggap ko sa Panginoong Hesus sa Kanyang pangangaral at ako ay sumampalataya, mayroon pong nangyayaring pagbago o pagbabago sa aking buhay. Step by step, inaangat po talaga ako ng Panginoon. At kaya ngayon sa pamaoras na ito, nakaharap ako sa inyo dahil ako ang ginamit ngayon ng Diyos para maghayag sa inyo, para yung mga naranasan ko ng mga nakaraan ay maging ihimplo o maging example sa inyo na kailangan talaga nating makipag-isa sa Diyos. Ano po? Hindi ibig sabihin ito na kung tinanggap na natin, naniwala tayo, tinanggap natin ang Panginoon ang kanyang aral, ay hanggang doon na lang. Dapat mayroong paglago o mayroong pagbabago na nakikita sa ating buhay. Mga kapatid, ang totoong pagtanggap sa ating Panginoon, lahat ng itinuro sa atin ng Panginoong Hesus, o hindi man talaga natin nakaharap mismo kasi nandito na tayo sa end times, yung mga unang lingkod ng Diyos na tinuruan, yan ay itinuro din sa atin sa mga salit-saling lahi, itinuro yan hanggang nakarating sa atin. So bagamat hindi na ang Panginoon Hesus direkta talaga at ang mga ginamit na lang ng Diyos ang nagtuturo sa atin, mayroong epektos. Kasi bakit? Totoong galing sa Diyos yan. Makikita natin ang mga katuruan na bagamat salita ng Diyos na itinuturo din naman, pero walang pagbubunga, ibig sabihin ginagamit lang yan para masabing sila ay sumasampalataya din. Pero ang totoong nagmumula sa Diyos at ang tagapagturo ay ginagamit niya talaga, mayroong epekto, mayroong pagbabago sa ating buhay. Yun yung pakikipag-isa natin na kung ano yung mga itinuro ng ating Panginoon, kung ano yung mga dinanas niya, ano yung mga example na ibinigay niya nung nandito siya, dapat taglay natin yan. Dapat daladala natin yan, mayroong pagbabago. Alam niyo mga kapatid, nung time na wala pa ako sa Panginoon, mabisyo talaga ako. Kumbaga sabi nga, one day millionaire ako nung time na yon. Kasi maganda ang trabaho ko. Pagkasumweldo kami, talagang usapan na namin yan. Doon tayo sa bahay, mag-inuman tayo. Ganun yung buhay ko dati. Pero ngayon, dahil nakipag-isa ko sa Panginoon Jesus, tinanggap ko ang kanyang salita, ang kanyang mga katuruan, nagkaroon ng pagbabago.
At dahil doon, iniaangat naman ako unti-unti ng Panginoon. Amen po. Yun po ang totoo mangyayari dapat. Ano? At sabi diyan, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Kung ano yung tinuturo ng Panginoong Hesus na dapat taglayin natin, dapat daladala talaga natin yun, nakasalig yung buhay natin. Kaya wag po tayong magtaka kung sa mga panahon ito ay kailangan nating panghawakan talagang salita ng Diyos, sapagkat wala po tayong magagawa kung ang sarili lang nating kalooban o kagustuhan ang mangyari at hindi mangyayari yung salita ng Diyos. Wala tayong magagawa sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay, ng kapanatagan, ng pag-asa. Wala tayong magagawa sa katotohanan sa nangyayaring ito. May nagagawa ba tayo? Karamihan sa atin, umiiyak na lang, di ba? Kaya kailangan talaga natin, kailangan natin makipag-isa kay Kristo at magpakatibay sa pananampalatayang itinuro sa atin, at lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng tinatanggap natin, yan man ay pagpapalang material, spiritual, maging mga trials na yan, ipagpasalamat natin yan. Kasi kaya pinaintulutan ng Diyos yan, mayroon talagang purpose ang Diyos kaya nangyayari yan. At kung titingnan lang natin talaga mga kapatid, malaki ang nagawa ng COVID na ito, no? Ang laki ng ginawa, at sa akin, sa aking pag-observe, talagang naging pagpapala ito sa pamilya ko. Sa totoo lang, hindi ito naging salot. Amen po ba? Then sa 1 Peter chapter 2 verse 2, sabi diyan, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Mga kapatid, natikman na natin. Kumbaga sa literal, sa isang sanggol, napakaganda nga ng example dito, makikita niyo yung sanggol, wala siyang ibang gustong pagkain, gustong ipasok kanyang tiyan sa kanyang bibig, kundi yung gatas na nagbibigay ng kalakasan. So dapat tayo ay kumbaga, nasa panibagong buhay tayo, tinanggap na natin ang Panginoong Hesus. Dapat ganun din, pakamithiin natin yung salitang nagmumula sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng dalisay na kalakasan, pagpapalakas ng ating pananampalataya, magbibigay ng katalinuhan upang harapin ang mga bagay na nangyayari lalo na sa panahong ito. At ito ay magbibigay sa atin tungo sa kaligtasan kung ito ang pangarap na nasa inatin mga kapatid. Sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, that sabi niya na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito po kasi pa mga kapatid yung pagkain ng kaluluwa natin, ang espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos. Oo nga, mayroon tayong pagkain literal. Ito yung mga pagkain para sa ating physical. Lumalakas tayo, ano? Lalo na ngayon. Kumbaga, kung titinginan natin, masagana pa nga tayo kahit na mayroong ganitong trials, mayroong ganitong salot. Pero sa atin, talagang nagbigay pa ito ng saganang buhay. Di po ba? Naranasan ko yan. At iba po, na kapag kayong pinapakain lang natin yung ating physical, makakaramdam pa rin tayo ng kahinaan. Nasubukan nyo pa po ba yun na busog kayo? Busog na busog tayo pero hindi tayo totally malakas? Kasi kulang eh. Kulang, mayroon tayong espiritu, mayroon tayong kaluluwa na dapat ding pakainin. Yun yung totoong pagpapala, na mayroon tayong pagpapalang espiritual at pagpapalang material. Kumpleto yan, hindi nagbibigay ang Diyos ng kulang, kundi kumpleto. Ngayon kung puro pagpapalang material ang mayroon ka, mayroon kulang na nangangailangan yung ating kaluluwa, yung pagkain na ibinigay sa atin ng Panginoon Jesus, yung tinapay, no? Yung simbolo, yung sumisimbolo sa kanyang buhay, yung salita ng Diyos, yun ang magpapalakas sa kaluluwa natin. Kaya nga kami, kahit pagod na dahil napapakain namin ng aming mga espiritu, nakakaramdam kami ng kalakasan. Bagamat minsan nakakaramdam din naman kami ng kahinaan, pero kapag kami ay nagbasa ng Biblia, nakakaramdam talaga kami ng kalakasan. Kasi yun yung ano eh, yun yung talagang totoong pagkain. Ano? Itong ating katawan, sisidlan lang to ng ating espiritu, na kapag hindi natin pinakain, kaya nga pagka namatayan, patay na rin yung katawan natin eh. Wala nang silbi yan eh.
Kaya wag nating kaliligtaan mga kapatid, wag nating masyadong hinahangad, although na kailangan natin yan, yung mga material na bagay, yung pagkain na literal yan, kailangan natin yan. Ano, pero hindi tayo masyado dapat nakafocus doon. Dapat maging balansi tayo. Balansi yung pagpapala. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Kaya lang karamihan sa atin, kaya nakakaranas tayo ng ganito, pagkatakot o kahinaan dahil nga kulang. Ayaw natin tanggapin yung totoong pagkain na magbibigay sa atin ng kalakasan. Ayaw natin. Karamihan sa atin kapag nakarinig na ng aral ng salita ng Diyos, talagang ayaw natin gumagawa talaga tayo ng kaparaanan. Mas ano pa nga, mas binibigyan pa natin ng tawag dito ng attention yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa atin, wala namang kinalaman sa kaligtasan. Hindi po ba? So, maging maingat tayo mga kapatid. Talagang suriin natin ating mga sarili. Tingnan natin kung talaga ba tayo ay malakas, kung talaga ba tayo sa panahon ito ay nananampalataya pa o naniniwala sa ating Panginoon. Sabi sa Hebrews 10:25, sabi dyan, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. Sa Tagalog po, ay huwag nating kaligtaan na magpalakasan tayo. Kumbaga, ma-meet natin yung mga kapatid natin na mayroon ding mga karunungan. Kasi minsan, hindi naman talaga tayo nagiging kompleto. Minsan, may kakulangan din tayo, nakakaranas din tayo ng mga problema. Sa pamamagitan ng pakikipag-connect natin sa ating kapwa, mga mananampalataya, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Ano? Kagaya rin naman ng iba na ginagawa nila, nagbabanding sila, sa mga bagay na wala namang kinalaman sa kaligtasan, ano? Pero tayo, ginagawa natin, dahil tayo ay may karunungan nagmumula sa Diyos, ginagawa natin na ito to encourage one another, ano? Para palakasin. So, pwede natin sabihin, Pastor, paano natin magagawa yan? Naka-lockdown nga tayo. Tayo ay naka-quarantine. Paano ba natin mamimit? O paano ba natin magkakaroon ng koneksyon? Makausap yung mga kapatid natin. Mga kapatid, hindi na imposible sa panahon ito. Andiyan dyan yung mga gadget, andiyan yung internet, yung cellphone, yung mga computer, andiyan dyan. Hindi naman totally kailangan dahil na nga tayo na isumusunod sa ganitong batas na hindi natin kailangan nga lumabas. May magagawa naman paraan itong mga gadget na ito, itong mga network natin na maipaabot sa kanya. Kasi sa ganitong time, lahat tayo may nakakaramdam din ng kahinaan, ng nangangailangan din ng advice kung paano natin matutulungan ang bawat isa sa atin. So gawin natin ito mga kapatid. Ano? Ako sa totoo lang, minsan pagka may pagkakataon akong lumabas, talagang ginagawa ko, sinasamantala ko kung may pagkakataon sa mga kapatid natin na hindi naman masyadong mahigpit, dinadala ko sila at talagang tinatanong ko, inaalam ko kung ano ang kalagay. Ayan. So hindi yung dahilan mga kapatid. Sabi nga kung talagang gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ganun tayo mga kapatid, di po ba? So aminin natin 'yan. So dapat lang mga kapatid na talagang palakasin natin, palaguin natin ang ating pananampalataya sapagkat 'yan po ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating mga buhay. Pangalawa, laging panghawakan ang salita ng Diyos. Yun yung pinaka-importante. Ano? Kasi makikita natin yung mga hindi nanghahawakan sa salita ng Diyos, yung nakakaranas ng matinding takot sa panahon ito. At yung mga nanghahawakan ng salita ng Diyos ay talaga naman matibay at hindi talaga natitinag. Naruroon yung pananampalataya, hindi nawawala. Sabi sa Kawikaan chapter 4 verse 4, sabi diyan, itinuro niya sa akin ang kanyang sinabi sa aking mga aral, buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Ito mga kapatid, ito yung nangyari sa kay Solomon, ano? Dahil si Solomon ay pinili ng Diyos na maging hari o maging leader ng mga Israelitas ng time na yon, talagang nakinig siya sa Diyos. Kaya makikita natin, mababasa natin sa Bible, walang gaanong naging problema nung panahon ni Solomon. Naging mapayapa ang Israel, walang digmaan, kundi ang ginawa ni Solomon dahil nga payapa, ipinagawa yung templo ng ating Diyos na pasisimulan sana ni David noon, pero ang kanyang anak ang pinaintulutan ng Diyos na gawin ito.
Pero dahil talagang sumunod ang si Solomon sa ating Diyos, unang-unang niyang hiningi ay ang karunungan, ang pagkaunawa. Sabi ni Solomon sa ating Diyos, Panginoon, bigyan mo po ako ng karunungan at ng pagkaunawa sapagkat paano ko ililid ang mga Israelitang ito kung wala ako ng bagay na yan. Kaya binigay ito ng Diyos. Sabi ng Panginoong Diyos, dahil yan ang hiningi mo, hindi ka humingi sa akin ng mga bagay na mahalaga sa iyo, kundi ang hiningi mo ay karunungan, may bonus pa yan. Kaya nga si Solomon, siya ang pinakamayamang naging hari sa buong mundo. At talagang ibinigay sa kanya ng Diyos yung karunungan at yun ang pinanghawakan niya. Kaya kinalugdan siya ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa panahon ito, mangyayari din sa atin yan. Kung pangahawakan lang talaga natin ang mga salita ng Diyos, naruroon. Naruroon talaga yung totoong pagpapala. At hindi dapat sa natin dinaranas ang mga bagay na ito. Kaya natin dinaranas ito dahil mayroon ngang kulang. Mayroon tayong ginagawang hindi tama, na hindi nalulugod sa Diyos, na ikinagagalit ng Diyos sa atin. Ano po? Yun yung kulang sa atin eh. Hindi natin pinangawakan, madalas nating tanggihan, o kung minsan naman tinatanggap natin, kalaun-launan, binibitawan din natin, hindi tayo nananatili doon. No? Kaya ngayon, puro trial o puro pagsubok ang dinaranas natin. Pangawakan po natin yan, mga kapatid, sabi sa 2 Samuel 22:31, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in Him. So ang lahat ng plano ng Diyos, ang kanyang ginagawang kaparaanan, yung kanyang daan patungo sa kaligtasan ay mabuti. Ito'y perfecto. Walang maihalin tulad dito sapagkat Diyos yan eh. No? Kaya lang naman minsan na may tuturing na hindi perfecto yung mga gawa ng Diyos dahil tayo rin ang gumagawa, sinisira natin. Napakaganda ng ginawa ng Diyos para sa atin, pero tayo din ang sumisira. Minsan, sa kagusto na tayo ay maging tanyag, hindi na yung Diyos ang natatanyag, tayo ang gustong matanyag, gumagawa tayo ng aksyon ng mga bagay na sumisira doon sa magandang plano ng Diyos. Ano? At ito ay talagang pinatutuwa na, probi na talaga yan sa mga nagdaang kasaysayan. Kung titingnan natin, magbabasa talaga ng Biblia, lahat ng binitawang salita ng Diyos nagkatotoo, nangyari. Lahat ng binitawan niya, kagaya ng ipinangako niya sa bansang Israel, nangyari yon. Dinala talaga sila doon sa Promised Land, na talagang napakayaman ng lupain ito. Pero makikita natin doon sa paglalakbay, dahil talagang mareklamo sila, reklamador sila, hindi sila agad-agad nakarating doon, taon ang binilang nila. No? Puro paghihirap ang nangyari sa iyo. Ganun din tayo ngayon, mga kapatid. Dahil sumusuway tayo, hindi tayo naniniwala, na bagamat nakikita na natin may proven na sa mga nangyaring mga nakaraan, ayaw pa rin talaga nating maniwala. At ang sarili natin o yung mga turo ng kapwa natin ang pinaniniwalaan natin. Hindi talaga yung sinasabi ng Diyos. Hindi yun yung pinangahawakan natin. Kaya nga ang Panginoong Diyos, kapag tayo sumusunod, pinangahawakan natin ang kanyang mga salita, siya yung tagapagtanggol natin. Lahat ng nagtitiwala sa kanya, ipinagtatanggol niya tayo. Siya ang shield natin. Kuha pa ba natin, mga kapatid? Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, ganito bang sinasabi, Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Yun lang talagang paniwalaan, yun lang talagang panghawakan natin. Magtiwala talaga tayo sa Diyos. Huwag tayong manangan sa sarili nating pagkaunawa, kasi minsan yung sarili nating pagkaunawa, yun ang nagbibigay ng pagliligaw sa atin. Kasi kumbaga masyado na tayong nagmamalaki noon kapag yung sarili na natin ang pinaniwalaan natin. Iniaangat na natin ng sarili natin. Yung gusto nating paniwalaan, yung sinisiksik sa ating isip ng kaaway, yun na yung iniaangat natin. Yun na yung pinuprove natin. Yun na yung pinangahawakan natin. Kaya nangyayari na didiskarel tayo. Pero kung ang Diyos lang talaga ang pagtitiwalaan natin, hindi tayo maliligaw. Ituturo niya sa atin ang tamang daan. Kung mga hawakan tayo sa kanya, hindi tayo mapapahamak. At kung dumarating man ang mga trial sa buhay natin, iingatan niya tayo. Dahil tayo ay nagtitiwala, buong pusong nagtitiwala tayo na tayo ay hindi niya pababayaan. Gagawin ng Diyos yon. Napakabuti ng Diyos. Totoo po, maraming sinasambang Diyos ang mga tao, pero hindi yan ang totoong Diyos. Kaya nga, kung talagang totoong Diyos ang sinasamba, hindi sana ito mangyayari. Ano? At imbis na talagang sa Diyos tayo magtiwala,
sa mga taong patay-patay naniniwala. Yun pa ang talagang ginagawa nating mediator. Yun ang tinatawagan natin kung sino-sino. Panalangin mo kami. Madalas kong marinig yan. Imbis na dumirekta sa Diyos, imbis na magtiwala sa Diyos, nagtitiwala sila doon sa mga taong patay na. Ano pa bang magagawa noon? Patay na yun eh. Ay samantalang ating Panginoon Jesus, bagamat siya ay namatay, nabuhay siya. Na dapat lang talaga siya ang gawin nating mediator kasi siya ang buhay. Doon tayo sa kanya lalapit, hindi sa mga taong patay na. Kaya minsan yung sariling pagkaunawa at pag yun talagang pinanghawakan natin, maliligaw tayo. Wala tayong mapapala dyan kundi kapahamakan talaga. Hindi, wala tayong pagpapala ng kaligtasan. Kaya talaga mga kapatid, panghawakan natin yan mga salita ng Diyos ano, na siyang magbibigay sa atin ng totoong pagpapala. 2 Timothy chapter 2 verse 2, sabi dyan, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Tungkulin natin ito mga kapatid. Ano po? Wala tayong maidadahilan na hindi tayo makapangangaral. Ano? Kagaya na itong ginagawa ko, bakit ko nagawang mangaral? Kasi talagang sumusunod lang ako sa Diyos. Eh kung hindi siguro ako sumunod, medyo malayo sa amin, medyo may risk din talaga. Eh dahil naniniwala ako, naiingatan ako ng Diyos, hindi dito ako. Nakakapangaral ako, nakakapag-share ako ng words of God. Kasi mga kapatid, ang Diyos ay may pagtawag sa atin. Dahil nga ito ay talagang kailangan mangyari na tayo ay mangaral. Hindi tayo pwedeng magdahilan na, Lord, mayroon kasing COVID, baka tamaan ako. Kung talagang naniniwala kasi sa Diyos at pinangahawakan mo ang kanyang salita, iingatan kanya. Kasi gagamitin ka lang niyang instrumento para ang mga bagay na kanyang sinabi, ang kanyang mga pangako ay maiparating sa mga taong wala pang pananampalataya at sa mga tao na mga kapatid natin na maliit lang ang pananampalataya. Kaya mga kapatid, gawin talaga nito, pagsikapan natin gawin ito, napapanahon man, sabi nga dyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ng mga tao. Ngayon mga kapatid, napapanahon ba o hindi napapanahon? Ito yung panahon na tayo ay makapag-share ng words of God. Sapagkat dito natin may paiintindi sa mga tao kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Doon natin maipapaunawa sa pamagitan ng salita ng Diyos na ito ay mangyayari talaga. Alam natin yan. Kaya nga tayo mga kapatid, dahil pinangahawakan natin ito at talagang tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos, talagang iahayag natin kasi maging ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad, ginawa niya ito. Nakita niyo doon, no? Nabasa niyo sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Ipangaral, di po ba? Ginawa nila yan. At kung hindi talaga nila ginawa yan, baka sa panahon ito wala nang pangangaral. Dahil yan ay naituro, nagpasalin-salin hanggang dumating sa ating henerasyon, nangyayari po yan, ituturo natin at talagang tumatalima tayo dyan dahil tayo ay naniniwala na ang Diyos ang totoo. Kaya sabi dyan, pagsabihan natin, ito yung panahon na pagsabihan natin, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Panghawakan nyo ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay talagang nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kasiguruhan sa ating mga buhay. Kaya lang naman tayo natatakot dahil talagang wala tayong kinikilalang Diyos na makapangyarihan. O bagamat mayroon tayong kinikilalang Diyos, wala namang kapangyarihan. Baguhin natin yung mga sistema natin. Baguhin na talaga natin. Kung talagang kinikilala natin ang Diyos, gawin natin. Kung ano yung instruction sa atin ng Diyos, gawin po natin yan. At nakatitiyak tayo na ang pagpapala ng Diyos ay makakamtan natin. Palalakasin niya tayo, bibigyan niya tayo ng lakas ng loob sa pamagitan ng kanyang mga salita at tayo ay magkakaroon ng matyagang pagtuturo. Kasi kung hindi natin ito pagtsatsagaan mga kapatid, marami talaga ang mapapahamak at nakikita natin mga kapatid, libu-libong buhay na ang nasawi. Ito yung panahon mga kapatid, gawin natin itong isang pribileyo, pagkakataon na talagang magbigay tayo ng kasiguruhan sa mga tao sa pamagitan ng salita ng Diyos.
Wala tayong ibang magagawa ngayon, mga kapatid. Samantalang isa itong magandang opportunity. Alam niyo, mga kapatid, doon sa ginawa naming group chat, padagdag kami ng member. At talagang ang ilan sa kanila nagpapasalamat. Although na hindi naman lahat, ano? Pero nakikita namin na tinitingnan din nila yung mga ibinabahagi namin doon. At nagpapasalamat kami sa Diyos dahil yan ay isang katalino ang ibinigay sa amin para kami ay patuloy na makapaglingkod sa Diyos. Awit 91:15, sabi diyan, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamaan, at kung may problema ay sasaklulohan, aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Yan po ang pangako ng Diyos. Napakaganda ng pangako ng Diyos na dapat talaga nating panghawakan. Kapag pinakinggan natin siya, sasamahan niya tayo. May mga problema kagaya nito, itong problema ito, hindi nito talaga normal eh. Matindi na ito. Pero sinasamahan tayo. Binibigyan tayo ng mga pangangailangan natin, bagamat tayo ay nakakulong, bagamat tayo ay naka-quarantine. Yung pag-iingat, nandoon. At yan, ipinagmamapuri ko talaga ang Diyos pagdating sa ganitong sitwasyon, sapagkat dito ipinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan. Hindi tayo makakaranas, mga kapatid, ng kabutihan hanggat hindi talaga tayo nakikinig sa kanya, hanggat hindi natin siya tinatanggap, hanggat hindi tayo nakikinig sa kanyang mga salita, hindi natin mararanasan ang totoong pagpapalang mula sa Diyos. Isaiah chapter 40 verse 8, sabi diyan, oo, ang mga damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Totoo po yan, mga kapatid, hindi lahat ng panahon tayo ay malakas. Dumarating ang mga pagkakataon na tayo ay nanghihina, na para tayong mga halamang nalalanta. Dumarating sa buhay natin yan, sa dami-dami ng mga trials sa dumarating sa atin, minsan nalulugmok tayo, pero ang salita ng Diyos ay mananatili sa atin yan kung talagang panghawakan natin. Magpakailanman, mamatay man tayo, mga kapatid, kung hawak-hawak natin yan, magkakaroon tayo muli ng buhay. Kung paano binuhay ating Panginoong Hesus, dahil sa kanyang pagsunod, ipinakita diyan, binuhay ating Panginoong Hesus, ganun din ang mangyayari sa atin kung tayo ay mananatili sa kanya. Mayroon akong narinig, mga kapatid, na sabi sa panahong ito, ang sabi niya, huwag kayong maniniwala sa mga born again. Mga kasinungalingan ng mga pinagsasabi niyan, huwag kayong maniwala diyan. Wala pa namang umakyat sa langit na nabuhay dahil sa kakulangan nga ng karunungan ng Diyos, at dahil sa hindi niya, wala siyang hawak ng salita ng Diyos na magpapatibay ng katotohanan na mayroong pagkabuhay na muli. Ano po? Isa ng katibayan diyan ng Panginoon Jesus, binuhay eh. Pangako yan na kung tayo ay susunod at kung tayo ay mananatili, panghahawakan natin ang salita ng Diyos at mananatili tayo sa kanya. Ganun din ang gagawin sa atin. Hindi tayo binuhay ng Diyos para manatili sa magulong mundong ito. Kaya lang naman naging magulong mundong ito dahil sa kasalanan, dahil sa pangingialam ng kaaway na si Satanas, ng Diablo, naging magulo ang ating mundo. Bumabas rito, sabi nga, para sumira at pumatay. Yun ang purpose ng Diablo. Kaya nga tayo, pagdating ng panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, napakaganda ng mangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya manatili tayong manghawak sa salita ng Diyos. Pangatlo, laging manalangin. Alam niyo, mga kapatid, ito yung nawala doon sa mga alagad ng Panginoong Hesus noong time na sila ay sinubok sa gitna ng laot. Naunahan sila ng matinding takot dahil sa nakita nila na kaambang panganib. Naunahan sila ng takot, imbis na manalangin sila, ginambala pa nila yung pamamahingan ng ating Panginoong Hesus. Mayroon naman sa nang paraan na pwedeng gawin tayo na sa ganitong mga trial, sa ganitong mga nangyayari, dapat tayo talaga ay manalangin ng manalangin. Ano po ba ang maitutulong ng panalangin? Kung gagawin natin ito, unang-una, maging, sabi dyan, iniutos sa atin, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. Utos po yan. Magtyaga talaga tayo. Kasi bakit? Minsan, may mga pagkakataon na talagang tamad na tayong manalangin.
At yan po ay gawa ng kaaway para hindi makarating o hindi tayo, hindi makaabot sa atin yung tulong ng Diyos. Hindi makarating yung ating tinig sa Diyos. Hinahadlangan tayong manalangin. Minsan nakakaramdam tayo ng matinding antok, matinding kapaguran, na kung minsan pag nahiga tayo, sasabi na lang natin, salamat Panginoon, yun na lang. Kung nararanasan ko talaga yan. Pero sa panahon ito, mga kapatid, ito yung panahon na talagang manalangin tayo ng manalangin. Kaya nga ipinaintulot ng Diyos na mangyari ito, kasi yung mga bagay ng mga nagdaanan maluwag yung ating buhay nung mga nagdaang araw na walang nangyayaring ganitong mga krisis sa buhay, mga trials, talagang wala tayong panahon sa Diyos. Talagang doon tayo nakafocus sa mga material na pagpapala, na para ba inari, ito yung ibigay na sa akin ng Diyos, ito na yung reward sa akin, hindi ko ito pababayaan mawala. Ganon tayo. Pero mali po yun eh, mayroon talaga tayong tungkulin. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa gawaing ito para lang sa mga material na bagay, kundi tinawag po tayo ng Diyos sa gawaing ito para magamit tayong instrumento na tagapagsalita sa mga tao. Huwag tayong manghawakan doon. Kaya nangyari itong COVID na to upang i-quarantine tayo, upang magawa natin na magpalakas, panghawakan ang salita ng Diyos at manalangin. Yun po ang purpose ng Diyos dyan. Kasi wala na talaga tayong time. Ultimong yung bonding natin sa family natin, nawawala. Hindi po ba? At ito, binigyan tayo ng pagkakataon, ito yung time na mag-bonding tayo sa ating family. At turuan natin sila kung paano magkaroon ng kasiguruhan o kung paano natin panghawakan ang salita ng Diyos. Mag-aral talaga tayo ng mag-aral. Yun ang dapat nating gawin. Turuan ito. Alam niyo mga kapatid, yung may mga maliliit na anak, mapalad kayo. Mapalad kayo sapagkat madaling turuan ng mga yan. Ako, sa akin, ano, dahil nakakilala ko sa Panginoon, may mga isip na mga anak ko. Marami kaming reliyon na pinagdaanan, iba't iba. Kaya nga anak ko noon nagtatanong, ano ba talaga tayo, Papa? Ano ba talaga ang reliyon natin? Pero pasalamat ako dahil sa pagsusuri, dahil sa pagtanggap ko ng salita ng Diyos. Ito yung masasabi kong inilagay ako ng Diyos sa tama, hindi sa mali. Naranasan ko yan, mga kapatid. Ano po? At nakita ko yung unti-unting pagbabago sa buhay namin. Sabi nga ng anak ko, salamat. Talagang sinabi niya, sa panalangin, maraming salamat po sa ginawa niyo, yung pagbabago sa magulang namin. Kasi kami yung mga magulang noong time na yun na hindi pwedeng huwaran. Ano? Biro mo, ang pinaka-banding namin doon, kasi nga kami mag-asawa, manginginom talaga kami. Ano? Kami pa yung naghihikayat sa anak namin, gawin natin ito, banding tayo, bibili ako ng alak niyan, ng beer. Eh talaga maliit pa, ang panganay ko, 5 taong yata yun, uminom na ng alak yan. Yung pangalawa kong anak na babae, ganun. Kaya naging miserable talaga yung buhay nung dumating nung time na talagang pinalo kami ng Diyos dahil sa kawalan namin ng pagkaalam sa totoong salita ng Diyos. Naroon yung pagbabago talaga. At ngayon mga kapatid, masasabi ko, again sinabi ko sa inyo, mapalad kayo may merong mga maliliit na anak kasi madali pang turuan yan. Ako nahihirapan talaga, aaminin ko sa inyo, kasi mayroon na nga silang sariling kaisipan, mayroon na silang sariling paniniwala. Ang hirap, bagamat ako pastor, bagamat ang aking asawa ay pastora, nahihirapan kami. Kaya ito yung time mga kapatid na habang maliliit pa, mura pa ang kaisipan ng mga anak natin, hubugin na talaga natin sila sa salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito, ito yung gawin nating devotion, yung pagnanalangin, yung pagbabasa ng Biblia. Dahil ito yung totoong pagpapala na ibibigay sa atin ng Diyos. Mauunawaan natin yung mga bagay na nangyayari sa panahon ito. Hubugin na natin, pagkakataon na natin ito, huwag natin itong palampasin. Kaya nga sabi ko sa inyo, malaking pagpapala ito sa atin ng Diyos. Hindi natin ito itinuturing na isang salot, kundi pagpapala. Dahil dito natin mararanasan yung kabutihan ng Diyos, lahat ng panalangin, lahat ng hiling natin, dito ipapakita ng Diyos, ipagkakaloob sa atin yan. Kaya magtiyaga talaga tayo, at ang sabi dyan, bigyan din natin ng pagkakataon maipangaling kanyang salita, o yung mga ngaral, bigyan natin ng pagkakataon, ipanalangin natin sila. Sapagkat hindi lang naman kayo, maging kami mga kapatid. Nakakaranas, bilanggo rin kami ng sitwasyong ito. Kung paano si Pablo nung time na yon, nung sumulat sa Colossians,
ay bilanggo rin siya noong time na yun, pero hindi siya nagpadaig, hindi naging dahilan yun para hindi may pagpatuloy yung kanyang gawain, yung pagsunod sa Diyos. Kasi naranasan niya yung talagang ginawa sa kanyang ng Diyos. Kasi wala rin namang pinagkaiba sa atin si Pablo noong time, bago siya nakakilala, bago siya kinantagpo ng Panginoong Jesus, nagpakasama din siya, yung buhay niya, hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Inuusig na nung panahon na yon yung mga Kristiyano, yung mga lingkod ng Diyos, at nung kinatagpo siya ng Panginoon, doon nagkaroon ng katuturan o kahalagaan yung kanyang buhay. Kaya nga mga kapatid, kami mga pastor, kami mga nagdadala ng salita ng Diyos, kami yung nag-aatid ng mensahe ng Diyos, ipanalangin nyo kami. At kami ay nagpapasalamat talaga sa mga lahat ng mga nananalangin sa mga pastor, sapagkat kung hindi kayo nananalangin, walang pangangaral na mangyayari kagaya nito. Kasi talagang ipinatigil nga yan. Pero dahil sa panalangin ng bawat isa sa atin, nagtutuloy-tuloy yan dahil sa pulong at habag ng Diyos. Dahil kailangan din naman talaga sa panahon ito ay magligtas pa ang Panginoon ng mga taong gusto niyang iligtas. Kaya talagang bagtsaga tayo mga kapatid. Ano man ang gawin ng kaaway, talagang saan salain natin yan. Nakita niyo nung dumating yung, nung magising ang Panginoon Jesus, ang ginawa niya, itinuro sa atin kung paano i-rebuke yung mga bagay na yan na nagpapabigat sa atin, nagbibigay ng kabigatan, ng kahirapan sa atin. Kaya nating i-rebuke yan. Kaya nga tinuruan tayo ng ating Panginoong Jesus na i-rebuke yan, manalangin. Yun yung nawala sa mga alagad niya nung time na yon, dahil sa matinding takot. Hindi sila nakapanalangin, hindi nila na-rebuke yung sistema ng yung nangyari nung time na yon. Kaya ngayon maging aral sa atin yan mga kapatid. Kaya binibigyan ko ng emphasize ito para handa tayo sa panahon ito, anuman ang mangyari, paman ang mga darating, maging handa tayo sapagkat ang Diyos ang maghahanda sa atin dyan. Isaiah 40:29-30, sabi dyan, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanglulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Yan ang pangako ng Diyos. Kapag tayo ay manalangin, sa pamamagitan ng panalangin, kasi humingi talaga tayo ng kalakasan, ibibigay niya sa atin yan. Although na kahit ang mga kabataan niya, mga kapatid, nasa kalakasan sila, nakakarana sila ng panlumbay o kahinaan, yun lang naman ang solusyon eh. Manalangin tayo, humingi tayo ng kalakasan sa Diyos at hindi maramot ang Diyos, ibibigay sa atin yan. Yung pinakamahalagang bagay na kailangan natin, ipagkakaloob sa atin yan. At ang Diyos ang nakikita niyan kung karapat dapat ibigay dyan. Kung itutuloy po natin yan sa 30, sabi doon, napakaganda dyan yung agila na ginamit ng Panginoon. Ano? Dumarating siya sa punto na yung kahinaan na kung saan doon siya mamamahinga, yung paglulugo, nagpapalit siya ng balahibo, nagbibihis. Ang sakit sa katawan noon, masakit yung kaya wala siyang kakayanang lumipad. Pero doon sa pananatili niya, kumbaga nag-quarantine siya doon hanggang sa matapos yung kanyang paglugon, ang pagkatapos noon, muli siyang nakakalipad. Na-renew muli yung kanyang kalakasan. Makakalipad siya muli ng mataas ng mataas. Ganun din tayo mga kapatid. Palalampasin tayo dito. Huwag tayong matakot. Panghawakan talaga natin. At ako naniniwala akong mga kapatid, pagkatapos nito, pagpapala ang kapalit nito. Hindi lamang sa individual, hindi lamang sa atin, kundi maging sa church. Maraming kaluluwa ang maliligtas dahil dito. Kaya wag talaga tayong tumigil sa paghahayag mga kapatid. Manalangin tayo ng manalangin na ang sitwasyong ito ay maging pagpapala talaga sa atin. Sabi sa Awit 48:7, tulad ng malaking barkong naglalayag sa hanging silangan, dagling nawawasa. Totoo po yan mga kapatid, minsan kasi masyado na tayong tiwala sa sarili natin. Marami tayong achievement, nakapagtapos tayo ng matataas na pinag-aralan, kumbaga yun yung pinagmamalaki natin. Hindi na yung salita ng Diyos, yun yung pinanghahawakan natin, na parabagang sa lahat ng mga trials na darating sa atin, matatag na tayo, kaya na nating harapin. Sa totoo lang sa nangyayari ngayon, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kapera, gaano ka karaming pera, walang nagagawa ko talaga yan. Kontrolado ng Diyos yan. Kaya nga mga malalaking negosyo ngayon, sarado, ang pinayagan lang, yung talagang makapagbibigay ng tulong, yung ikabubuhay natin. Pero yung mga hindi naman importante, talagang ipinasara yan.
Pagpapatunay lang niya na wala tayong magagawa talaga. Kaya huwag tayong magmalaki na sa tingin natin dahil mayaman tayo, may kakayanan tayo, matalino tayong tao, ay kaya na nating harapin ang lahat ng darating na mga pagsubok sa buhay natin. Sabi nga dyan, para tayong barkong naglalayag, napakalaki, pero hangin lang ang katapat, lulubog at lulubog. Ganun tayo mga kapatid. Huwag nating panangan yan mga kapatid. Manalangin talaga tayo na yung kalooban ng Diyos ang mangyari. 1 Thessalonians 5:16-18, sabi diyan, magdala kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para inyong pagkikipagkaisa kay Kristo. Mga kapatid, ipinaintulot ng Diyos na mangyari ang COVID na ito upang makita talaga natin ang kabutihan ng Diyos. Huwag natin itong ituring isang salot, kundi ito'y maging pagpapala, sapagkat dito natin mararanasan talaga ang kabutihan at ang katapatan ng Diyos sa atin. Ipapakita niya lang niya lahat yan sa atin. Kaya nga makikita talaga natin sa panahong ito na tayo, bagamat tayo ay sangkot o bagamat hindi tayo ligtas sa nangyayaring ito, yung pag-iingat talaga sa atin ng Diyos, naririyan. Ano? Makikita naman natin yung doon sa mga hindi nagtitiwala sa totoong Diyos, sila talaga yung nakakaranas. Kaya ang kinin natin itong pagpapala, ipagpasalamat pa rin natin ito sa Diyos mga kapatid. Sapagkat dito pinatutunayan ng Diyos, dito pinapakita ng Diyos, pagdating sa mga panahon nakakaranas tayo ng trial, diyan tayo sinasakluluan ng Panginoon. Diyan natin mararanasan yung kanyang kabutihan at katapatan. Kaya huwag talaga tayong mawawalan ng tiwala. Manalangin lang tayo ng manalangin habang nananalasa ang COVID na ito. Huwag tayong titigil sa pananalangin. Ipanalangin natin ang bawat isa talaga mga kapatid. 2 Thessalonians 3:3, ang sabi diyan, ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag, mag-iingat sa inyo laban sa masama. At ito natin, nararanasan yan mga kapatid. Di ba? Ito na. Nakaranasan na natin ngayon sa pagkatotoo, ang Panginoon tapat siya. Yun lang nga, hindi tayo nagugutom. Minsan nga talagang tumataba na yung ilan sa atin eh. Dahil sobra-sobra yung pagpapala eh. Minsan, nararanasan din natin mga mga, baka mamaya, mawala-wala na. Pero sabi ko mas maano, mag-control kayo sa pagkain. Aba, baka humaba pa ito, ma-extend pa tayo, maubusan tayo, pero hindi ganun mga kapatid eh. Lalo pang lumakas sa pagkain yung mga kasamahan ko doon, nananabana. No? Talagang minsan, maglugaw na lang tayo, baka kulangin tayo, baka lang may suporta. Pero sa awa ng Diyos, dahil tayo ay nagtitiwala, dahil tayo ay laging nananalangin, dahil pinangahawakan natin ang salita ng Diyos, pinalalakas yung paniniwala natin, yung pananampalataya natin. At habang lumalakas tayo, lahat naman yan ibinibigay ng Diyos. Alam mo, sa totoo lang, ako hindi ko talaga ina-expect na makatanggap ako eh. Oo. Hindi ko ina-expect na makakatanggap talaga ako. Hindi ko talaga inasaan. At alam nyo, sabi ko nga, maghintay na lang tayo. Ang Diyos ang magdadala niyan kung mayroon tayo. Ang Diyos ang magbibigay sa atin yan. Kasi minsan, kapag sa tao, minsan nawawala yan eh. May pinapaboran. Pero ang Diyos walang pinapaboran. Lahat ng anak niya, yun ang pinapaboran niya talaga. Binibigyan niya. At naranasan ko yan sa kasalukuyan. Napakabuti ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ano po? Di katulad ng iba, binigyan ng angel, naku, walang ginawa, magreklamo, magpuprotesta pa, kung ano-ano pang sinasabi, ginagawa na nga lahat ng ating Pangulo, pero nagiging masama pa. Yun ang pagkakaiba natin mga kapatid, natututo tayong ipanalangin ating Pangulo dahil gumagawa siya ng paraan, ginagamit siya ng Diyos para punan yung kakulangan natin, para mabigyan tayo. Ipinagpapasalamat natin at ipinagpipray talaga natin siya, yun yung kaibahan natin. Dahil tayo yung may Diyos talaga. Hindi tayo katulad ng may mga Diyos nang sinasamba, pero hindi naman ituturo sa kanila yung tama sa yung mga reklamador. At makikita nyo ngayon, kawalan ng disiplina sa mga taong ito, mga kapatid. Excuse me, hindi ko naman po nilalahat, ano po, yung mga nanonood, hindi naman lahat, ano. Mayroon lang talaga walang mga disiplina. Ako nung pumila po ako sa pagtanggap nung sa talagang ina-announce na yung mga hindi naman kasama sa listahan, yung mga hindi pa na mga na-schedule, huwag nang pumila, kundi umuwi na lang. Alam mo, nagtsaga pa talaga silang pumila.
Hindi talaga sila sumunod. Pagdating doon na hindi sila nabigyan, sisisihin pa yung mga tao nandoon, yung namamahala, galit pa sila. Ay samantalang ipinatiuna na nga eh, na sinabi na, yun yung malaking pagkakaiba natin mga kapatid. At ako naranasan ko mga kapatid, nung tumanggap ako, pumunta ako doon, at ang haba na talaga ng pila. Pagdating ko doon, sabi ng gwardiya doon, saan ka pupunta, sir? Sabi ko, punta lang ako doon sa loob. May itatanong lang po ako kasi hindi kumpleto yung aking form. Pagdating ko doon sa loob, sabi nung pinagtanongan ko, mayroon ka na bang stab? Mayroon ka na bang form? Sabi ko, mayroon po. Umakyat ka na doon. Oh, di ba hindi na ako pumila? Sobrang init. Alas dos ng hapon. Ang tindi ng init. Di ba? Kasi hindi ako umalis sa bahay na hindi ako nanalangin kasi nag-aalala talaga ako doon sa form. Mayroon akong pagkakamali na ang sabi, pagka nagkamali, hindi makukuha yung matatanggap. Kaya talagang nanalangin. Alam mo, hindi lang doon sa pagkakamali, kundi pinaburan pa ako ng Diyos, hindi niya na ako pinapila. At nagtaka pa yun nandoon sa taas, sa second floor. Sir, bakit mag-isa ka lang? Saan yung mga kasamaan mo? Sampu-sampu. Sabi ko, hindi ko alam. Ako lang pinaakyat eh. Malaking pabor, di ba? Kaya nga pagka talagang nagtitiwala tayo at nananalangin tayo, yun yung mga pabor na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So talagang maging tapat lang tayo sapagkat ang Diyos ay tapat din sa atin. Sabi sa Matthew chapter 21 verse 22, sabi dyan, and whatever you do ask in prayer, you will receive if you have faith. Totoo po yun. Kung ano yung hinihingi sa atin ng Diyos, minsan nga may bonus pa yan, may dagdag pa yan. Kapag hinihingi natin, matatanggap natin yan kung tayo po ay mayroong pananampalataya sa Kanya. Kaya magandang gawin natin, instead na talagang matakot tayo, instead na magreklamo tayo, magprotesta tayo, mangamba tayo, manalangin tayo ng manalangin sa Diyos at ipanalangin natin yung mga tao na nakakaranas ng matinding pagkatakot at pangamba. Tayong mga pinagtiwalaan ng Diyos ng ganitong pribilehyo, gawin natin itong oportunidad na talagang makapagligtas at magtiwala ang tao sa Diyos. And the last, meditate the Word of God. Pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Balik-balikan lang natin yung mga naging kasaysayan, yung mga ninuno natin, ano yung ginawa ng Diyos, at yun ay magpapatatag sa ating pananampalataya. Sabi sa Josue 1:8, sabi dyan, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Ibig sabihin, sa panahon ito, magagawa talaga natin. Yung mga dagdaan na hindi natin nagagawa, ito din nakaranas natin ng pagod, masyado na tayong busy. Ito yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos para pagbulay-bulayan, magbasa talaga tayo ng salita ng Diyos, ng Biblia, upang magkaroon tayo ng kapanatagan. Araw at gabi gawin natin ito upang matupad natin lahat ng nakasaad doon, lahat ng sinasabi ng Diyos, upang hindi tayo matakot. Kasi nagbibigay ng kapayapaan ng salita ng Diyos, hindi tayo matatakot dahil hawak-hawak talaga natin ang salita ng Diyos. Babalik-balikan natin yan. Sa totoo lang, mula mag-umpisa o bago pa mag-umpisa ang COVID na ito, bago pa pumutok ang bulkan, talagang naging devotion ko na magbasa ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ngayon nangangalahati na po ako sa Bible. Binabalik-balikan ko talaga yan, binabasa ko talaga yan. Hanggat mayroong pagkakataon, basahin talaga natin yung basahin yan upang makatupad tayo sa sinasabi ng Diyos. At magiging sagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kaya nga nararanasan namin mga kapatid eh. Nararanasan talaga namin na sa kabila ng kahirapang ito, nagiging sagana pa rin kami. Sobra-sobrang ibinibigay ng Diyos. At ang totoo niyan, nakakapagbigay pa kami sa ibang nangangailangan. Hindi katulad ba nung time na hindi dumarating yung ganitong sitwasyon? Yung sarili lang yung nasusuplayan. Pero ngayon, dahil dumarating yung mga pagpapala na nagmumula sa Diyos, kahit nga dumaranas tayo ng matinding kahirap, hindi na natin iniisip yung sarili natin, kundi nakikita na din natin yung kalagayan ng iba na dapat din natin yung suportahan, sapagkat ganun yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Talagang gawin natin yung mga kapatid,
pag-isipan, pagbulay-bulayan natin. Sabi sa Revelation 1:3, sabi dyan, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. So magbasa talaga na yun, magbasa mga kapatid, maging pagpapala ito sa atin sapagkat nakikita na natin na sa end times na tayo, nangyayari na. Nangyayari na yung mga bagay na hindi natin nakita ng nakaraan. Ipinapakita na sa atin kung ano yung sinabi ng Panginoon Jesus bago siya umakyat sa langit sa Matthew chapter 24 na mangyayari ang mga bagay na ito, darating tayo sa mga paghihirap na katulad nito. Nangyayari yan, wala tayong ano, hindi natin mapapasinungalingan yung katotohanan na yan dahil nangyayari, nakikita natin yan. Ang hindi lang naman naniniwala dyan, yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, yung hindi nila pinangawakan, hindi sila naniniwala. Talagang hindi nila isa sa puso nila at sila talaga yung nakakaranas ng mga matitinding paghihirap. Sabi sa Ephesians 6:11, isuot ninyo ang buong kasuot ng pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Kinumpleto tayo ng Diyos, tinuruan tayo bago umakyat ang Panginoong Jesus, itinuro sa atin lahat upang mapaglabanan natin ang lahat ng gawa ng kaaway. Tinuruan tayong alamin ang salita ng Diyos, tinuruan tayong panghawakan natin yan, isabuhay natin yan, tinuruan niya tayong manalangin at pagbulay-bulayan at tinuruan niya tayo i-rebuke ang lahat ng gawa ng kaaway. Makikita natin yan doon sa panahon na sila ay nasa bangka. May kapangyarihan tayo, mga kapatid. Binigyan tayo ng Espiritu ng kapangyarihan ng Diyos para sansalain ang lahat ng ginagawa sa atin ng kaaway. Kaya nga tayo mga kapatid, di ba, pag nananalangin tayo, pagka mayroon tayong mga nararanasan hindi maganda, pag ni-rebuke natin, nagkakaroon ng kapangyarihan, nawawala yung mga bagay na gawa ng kaaway. Ganun katapat ng Diyos sa atin mga kapatid. At sabi sa Joshua 1:9, sabi diyan, tandaan mo ang bilin ko, hinabilinan tayo, tandaan daw natin yung mga hinabilin sa atin ng Diyos. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matakot, mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Di ba mga kapatid? Pangako ng Diyos yan at hindi sisirain ng Diyos yan. Mangyayari sa atin yan. Kasi kung hindi tutuparin ng Diyos yan, pagtatawanan tayo ng mga nakapaligid sa atin, yung mga hindi naniniwala sa totoong Diyos, kung hindi pangyayarihin yan. Kaya nga itong mga nangyayari sa panahon natin ito mga kapatid, katugunan ng Diyos yan, ipinapakita ng Diyos sa mga tao na hindi nagtitiwala sila sa kanya, na mali sila ng pag-aakala. Itinutupad ito ng Diyos para yung mga ipinangangaral natin, yung mga itinuturo natin mga kapatid sa mga kapwa natin ay nagkakaroon ng katotohanan. Hindi tayo mapapahiya dahil nagkakatotoo. Kaya mga kapatid, sa ganitong panahon, sa ganitong pagkakataon, palakasin talaga natin ang pananampalataya. Magkaroon talaga ito ng bunga. Makita talaga sa ating mga sarili at panghawakan talaga natin ang lahat ng sinalita ng Diyos sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay ng kapanatagan sa ating mga buhay at palagi tayong manalangin sapagkat dito tayo tutubunin ng Diyos, dito niya ipapakita yung kanyang katotohanan na lahat ng mga mananalangin anuman ang hinihingi natin sa kanya ay kanyang ipagkakaloob sa atin. At talagang pagbulay-bulayan natin, balik-balikan natin ang mga naging kasaysayan na ginawa ng Diyos sa mga taong sumampalataya sa Kanya, maging sa ating Panginoong Jesus, makikita po natin yan. Mga kapatid, lagi natin tandaan at isa puso po talaga natin na wala tayo talaga magagawa. Kapag tayo ay hinampas, pinalo ng Diyos, wala tayo magagawa. Ipagpasalamat po natin yan dahil pagpapakita yan ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Kapag ka nakikitang sumusobra na tayo, talagang hindi na tayo sumusunod sa Kanya, parang magulang din na pinapalo tayo, dinidisiplina tayo. Makatwiran ng Diyos, magdisiplina ang mga kapatid. At tandaan din po natin mga kapatid, the best antidote
of fear is God. Sa Diyos lang, mga kapatid. If we have a deep faith in God, we are attaching ourselves to God. Even when this world will shake, we will not be shaken because we are disconnected in this world. Totoo po yan, mga kapatid. Yun yung malaking pagkakaibang nangyayari sa atin. Bagamat iisang mundo ang ginagalawan natin, wala pang separation, pero mayroon ng nangyayaring tawag nito, pagbabago sa atin na hindi tayo matitinag sa anumang mga pagsubok na darating sapagkat nariyan ng Diyos. Sa bawat pagtawag natin, tinutugon tayo ng Diyos. It is my fervent prayer, brothers and sisters in Christ, na nawa ay patuloy na pag-ibayuin natin at palakasin natin ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Lalo na sa mga panahon tayo ay nakakaranas ng mga trials sa ating buhay. Tandaan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Galatians 3:11, sabi doon, that righteous shall live in faith. Kayo po ay manalangin, mga kapatid, sa mga oras nito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, sa mga payo mo, sa mga advice mo, Panginoon, na siyang magbibigay sa amin ng kapanatagan, ng kalakasan, ng kapayapaan sa aming mga buhay, sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Panginoon, dito namin naiintindihan na kaya nangyayari ang mga bagay na ito, sapagkat, Panginoon, kami ay dinidisiplina mo. Kami ay tinuturoan mo na sumunod sa iyo, Panginoon. At ang dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng salita mo na naihayag sa umagang ito, Panginoon, ito'y maging pagpapala sa bawat isa na nakinig, Panginoon, sa mga oras na ito. Mapawi ang takot, ang pangamba sa kanilang puso, Panginoon. Ikaw talagang lumapit, ikaw ang humipo sa kanila, Panginoon. At maging pagpapala po ito, o Diyos ng kaligtasan sa buhay ng bawat isa, sa kaluluwa ng bawat isa, Panginoon. Lord God, maraming salamat din po, Panginoon, sa mga taong sumubaybay sa mga oras na ito sa paghahayag, Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. At talagang itanim mo sa kanilang mga puso, o Diyos, ang mga salita mo, Panginoon, sapagkat ang mga salita mo ay totoong pagpapala, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan sa bawat sumusunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din, o Diyos, sa pagkakataong ito sa aking buhay na ibinigay mo, na ginagamit mo para, Panginoon, na ipagpatuloy ang gawain ito sa anumang sitwasyon, hirap man o kapayapaan, Panginoon, ay nagagamit mo kami. Tulungan mo ang mga pastor sa pag-ahayag, Panginoon. Tulungan mo ang programang ito na ipagpatuloy, Panginoon. Tulungan mo rin ang mga mananampalataya na patuloy silang umasa, patuloy silang manalig sa iyo, Panginoon, patuloy silang magtiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat sa panahon ito, Panginoon, walang ibang dapat kami lapitan kundi ikaw lamang, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan na magliligtas sa amin sa anumang sitwasyon o mga kapahamakan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito at minsan pa, Lord, ingatan mo ang bawat isa sa amin. At magpatuloy ang gawain ito sa anumang mangyari, Panginoon. Lord God, ikaw ang kumikilos at patuloy ka talagang kumilos sa bawat buhay ng bawat isa. Panatilihin mo ang kalakasan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, habang nararanasan namin ang kahirapan ito. Bigyan mo po kami ng protection, ng yung banal na protection. Ingatan mo po kami, Panginoon. Lord God, minsan pa maraming salamat at pinupuri ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoon. Mga kapatid, marami pong salamat. Salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain kayo ng Diyos.